Notorious DJ. Magandang umaga po sa bawat isa. Magandang umaga po, Sir Jet. Sa mong kagalakan na kayo po ay makita, na-miss ko po kayo last week. Pero mabuti po ang Panginoon na nilaw po niya na ngayon po ay makapiling po kayo at magamit po ako ng Lord sa umaga po ito.
Ngayon pa lang po, gusto ko nang humingi ng tawad. Naman po ni Moses, ay minalaan na po ang mga Israelita. Tignan po natin yung Deuteronomy 4:1. Way back po Old Testament ay easily distracted po ang mga Israelita. Ngayon, O Israel, pakinggan ninyong mabuti at sundin ang tuntunin itinuturo ko sa inyo upang mabuhay kayo ng matagal at mapasa inyo ang lupain ibinibigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Si Moises po ang nagsasalita, kausap po niya ang Israel. Wala pa po sila sa Promised Land. Dito po, ano po yung ibibigay o ibubuhay? Ituro ninyo ito sa inyong mga anak at apo. Mga kapatid, the Word of God prevents us from being overtaken. Sorry po, this na. Ano tagalugin nito eh. The Word of God prevents us from being overtaken by the blessings of God. Madalas po sa atin, sabi nga po ni Max Lucado, success gives birth to amnesia. Kapag tayo po ay successful na, mga maraming beses, lalo na noon. Kapag exam, ano eh, tawag ako ng tawag sa Lord, eh, kahit po sa basketball lang eh. Pag lamang yung kalaban, pray ako ng pray. Pag lamang na kami, eh, kahit nanalo na, minsan, celebration na lang eh, wala na pagpapasalamat sa Lord eh. Yung maliliit na bagay na gano'n, paano kung sa buhay? Pag nakuha na po natin yung blessing, nakuha na natin yung pambayad sa bills, okay na. Nakakalimutan po natin Lord eh. Dami pong nagpapapray nun, lalo na pag board exam, ang prayer. Magtatapat po talaga ako sa Lord, makapasa lang ako sa board eh. Ang dami po niyan. Lagpas po siguro ang 30. Doon sa 30 po yun, lagpas 30 yun, ang nakikita na lang po sa church ngayon, doon po sa amin. Dalawa o tatlo eh. Thank you.
Akala ko lang.
Sorry, SD. DJ.